Ang ating dalawa ay napakaraming misteryo para sa atin. Ang ating araw naman ay may napakalaking gampanin para sa mga planeta at iba pang nakaikot sa kanya. Isa sa migaturing na misteryo para sa mga astronomer ay kung bakit mas mainit ang outer atmosphere nito kaysa ang surface nito. Sa tingin nyo, bakit kaya mas mainit ang loob nito kaysa ang labas nito? At ang European Space Agency ay may bagong close-up view sa nakuha mula sa sun. Nasasagot sa katanungan, at ano kaya ang posibleng mangyari sakaling maubusan ng hydrogen ang ating araw? Yan ang ating alam. Hello mga Kino Discoverer, nagbabalik naman tayo para sa isa na naman kagilagilas at kamanghamanghan na topic. At syempre ito rin ay makabuluhan, kaya dito lang yan sa Center Topic, the Center of Knowledge. Bago tayo tumungo sa ating fantastic, ay gawin muna natin ang mag-subscribe, like, share, at click the notification bell and comment kung may gusto kang ipatalakay sa atin. Ang ating araw ay ang ating star sa solar system at ito ay nabibilang sa yellow dwarf star. Ang ating sun din ang pinakamalaking object sa ating solar system at may nasasakop na 99.8% na porsyento ng ating solar system at ito din ang pinakamassive na object sa ating solar system. Alam niyo ba na sa sobrang laki nito ay kayang magkasya sa loob nito ang 1.3 million na Earth? Grabe, ang dami nun. Ang ating araw din ay isang bola ng gas. Ito ay may 91% na hydrogen, 8.9% ng helium, at konti na lamang ang percent ng heavier element ito na 0.1%. Ang ating araw din ay napapalibutan ng 8 planets, dozen of dwarf planets, 170 moons, at mga kometa at asteroid. Hindi lang pala ang planeta ang nakaikot dito. At tungo naman tayo kung paano nabuo ang ating araw. Paano nga ba ito nabuo? Noong 4.5 billion years ago na ang nakakaraan sa may Milky Way galaxy, sa may Orion Spur, na ang cloud of dust at ang solar nebula ay nag-collapse at sa kalagitnaan ng formation ito ay nagkaroon ng condensation. At ito nga ay naging burning ball of gas na siyang tinatawag natin ngayong sun. O diba, nakakamangha at napaka-fantastic talaga. Para naman sa mga expo, misteryo para sa kanila kung bakit na mas mainit ang outer atmosphere nito o yung labas nito o yung koron nito kaysa sa tinatawag na surface ng araw. Ang sun kasi ay may anim na parte. Ito yung corona o yung labas nito, chromosphere, photosphere, convective zone, radioactive zone, at ang core nito ay mayroong 7 million degrees Fahrenheit at 15 million degrees Celsius. Ang corona naman nito ay mayroong 2 million degrees Celsius at ang surface naman nito ay mayroon lang 5,500. Sa kauna-unahan naman pagkakataon ay nakakuha ng close-up view ang European Space Agency na sasagot sa ating katanungan. Gamit nila ang solar orbiter para makuhaan nila ito. Sa 70 milyong kilometro, nadiskubre nila na maraming maliliit na solar flares na binubuga ang araw na tinawag nila itong campies o maliliit na pagsabog. Pag-usapan naman natin ang temperature ng ating araw. Sa sobrang lakas ng temperatura nito, ang mga elements katulad ng carbon at nitrogen ay nag-i-stay lang sa gaslight na tinatawag itong plasma. At ang gravity naman ng ating sun ay napakalaga din dahil kung walang gravity ang sun, ang ibang planeta na umiikot dito ay mahuhulog sa pinakamalalim na parte ng kalawakan. Heliosphere naman ang tawag sa force na nagpoprotekta sa mga planeta na nakaikot dito laban sa cosmic radiation ng ating araw. Nakita na ba kayo ng napakagandang aurora borealis o northern lights? Kadalasan nakikita ito sa mga bansang nasa itaas na bahagi ng ating planeta katulad na lang ng bansang Iceland. Ngunit paano kaya nabubuo ang napakagandang ito? Dahil yan sa magnetic field ng ating araw.
Para lang ma-inform kayo, ang ating araw ay may tanda na 4.603 billion years old na. Kapag ang ating araw ay tumuntong na 6.5 billion years old, ang pinakamalagang component nito na hydrogen ay mawawala o mauubos at ang araw natin ay lalaki ng lalaki. Pero wait, ano naman ang mangyayari sa mga planeta at ang Earth? Ang tatlong planeta na Mercury, Venus, pati na ang ating Earth ay kakainin nito at ang sun ay magko-collapse at ito ay bigla maging white dwarf star na lamang. Ang mga ito ay nagpapatunay lang na ang ating araw ay sobrang napakalaga para atin at sa mga planeta na nakaikot sa kanya. Ang ating sun ay tinuturing din na heart of our solar system dahil nga sa mga mahalagang gawain nito para sa atin. Nakita naman natin ang mga misteryong nakatago sa ating araw at kung ano ang totoong itsura sa paligid nito. Pero ang ating araw ay patuloy pa rin sa pagbibigay ng mga kailangan natin. Bawat isang planeta sa ating solar system ay mahalaga, katulad na nga lang ng ginagampanan ng ating araw, kaya hashtag sun play a special role to our system. Natapos na naman natin ang isang makabuluhan na kwentuhan, syempre may fantastic na kaalaman. Kung nagustuhan nyo ang video na ito ay click nyo lang ang like button at keep on subscribing lang. Muli, ito ang Center, tapos the Center of Knowledge.